Alright mga idol, so meron tayo dito motor na parang merong hole na nagpapagulong-gulong sa loob. Tapos merong parang ano, nagigiling. Ayan, lumalagitik. So alamin natin kung ano yan dito sa video to mga idol. So tuloy nyo lang yung panonood. So ang motor na to ay XRM110 pero ang pairings niya na palikpik ay RS125. Yun, alright. So ang una natin kakalusin ay yung tornilyo dito sa ilalim ng magneto side, which is yung tornilyo ng tension rod mga idol. Ayan, so kalusin natin ang 14mm ang size nito mga idol. Ayan, kalas na. So tatalsik yung spring dyan mga idol. So kung mapapansin nyo yung spring nito, doble na. So tama ang hinala ko mga idol. Timing chain ang problema ng motor na to. Ito yung tension rod niya mga idol. So napaka-itim na. Meron ng latak-latak ng langis na nakadikit. So kikinisi natin yan mamaya. Next yung cambio tapos pairings para ma-access natin yung mga tornilyo na tong magneto cover. Ayan. So apat na tornilyo lang yan mga idol na 8mm. So ginamitan ko lang ng T-wrench na 8mm din. Tapos para matanggal, pupukin lang natin mga idol. Yung ibang ganito mahirap tanggalin kasi dumidikit na yung dowel pin. Hugot lang, tapos kalas na yan mga idol. So hindi na natin kakalasin or hindi na natin kailangan kalasin yung connector niyan. So iseset aside lang natin dyan. Parang pagkain lang ano, iseset aside. Alright. So igigilid lang natin yan dito. Ayan. So may tagas na rin yan mga idol. Kaya papalitan natin ng mga oil seal at o-ring. Yung magneto kit ang tawag dyan mga idol. So meron na bibili ang isang set. Kapag magpapalit ka ng oil seal, bili ka ng isang set. Yan. So itatap dead center lang natin mga idol. Itatap dead center natin. So tatapat lang natin yung guhit ng T dito sa dulo ng chain guide ng ating starter chain. Yan. So itatapat lang natin yan dyan. Yung guhit. Nakatap dead center na yung piston natin at saka yung cam gear. So next, ito kakalasin natin. Sa kabila yung bolt nyan. 10mm nando sa tabi ng ano, ng spark plug. Next, ito. Yung magneto tapos yung starter chain, yung circlip ng starter chain natin. Tsaka yung starter gear. Ayan, circlip yan mga idol. Magkasabay yan kasama nung starter gear sa ilalim sa Bendix. Okay. So, kalasin na natin to. Pukpukin lang natin. Nakalas ko na yung tornilyo niyan mga idol. Napihit ko na sa kabila. Next, yung ating cam gear naman. 8mm yan. Dalawang 8mm na bolt. So, gulatin lang natin para makalas. Gulatin lang natin. Alright. So, maluwag na yan mga idol. Kapag naka-top dead center kasi maluwag na yung cam natin. So, madali na natin makakalas yan. Hindi nakaipit. Alright, next. Long nose. Tapos, kalasin lang natin yung timing chain sa cam gear. Makakalas na yan. Hila. Yan. Ito na yung cam gear natin. Next, ito naman. 14mm na nut ng magneto. So gagamitan natin yan ng impact mga idol. So kung wala ka namang impact, pwede naman yung power handle. Tapos pupukpukin mo lang ng martilyo. Paluwag. So makakalas na yan. Unti-unti pukpuk lang. Alright. So kung wala kang impact. Air impact. Yun. Alright. So kalas na. Next, ito naman ating magneto puller. So universal to mga idol. Pwede to sa mga China motor. Basta kasya yan. Tsaka parehas ng makina ng Honda. Pwede sa ibang brand to. 17mm ang size nito mga idol. Sasagad lang natin yan. Yung puller tapos yung bolt nya. Tapos yan. Pahigpit mga idol. Para lumabas yung magneto natin. So matigas. Tulugan ko muna mga idol kasi mapupwersa yung ating sigunyal. Yung kabitan ng 14mm na nut. So ibalik lang natin to para hindi mapwersa. Kasi bumubuka yan kadalasan. Yan ang nagiging problema ng iba. Bumubuka tapos nasisira na yung thread. Ang nangyayari, ginagrinder na. Yun. Sakit sa ulo yan mga idol. So kailangan ibalik natin yung nut para hindi bumuka yung thread. Tapos ibalik natin yung puller. Ayan, pahigpit. Isagad lang natin. Tapos ito namang bolt nya. Sagad rin natin ito mga idol. Ayan, so kapag sagad na mga idol,
Luwagan ulit natin, try natin kung makakalas na. Okay, so matigas pa rin mga idol. So gagamitin na natin ng matindi-tinding ano to, pwersa. So gagamitan ko na ng power handle to. Ayan yung power handle. Okay, tapos gagamitan natin ng open wrench na adjustable. Ayan, adjustable wrench. Tapos, pahawak mo lang sa mga nandyan sa shop mo, mga idol. O kaya sa tropa mo. O kaya dun sa may-ari ng motor na nagpapagawa sa'yo. Persang ikot lang, mga idol. Pipitik din yan. So, pag pumitik yan, kalas na yan. Yun. Yan, so kumalas na mga idol, pumitik na. Narinig nyo naman, lumagitik. Muntik pa mapasubsub yung tagahawak ng ano, adjustable wrench natin. Alright. Okay, so kalasin na ulit natin yung magneto puller. Tapos yung 14mm na nut. Alright, so hindi ko na napinakita sa video mga idol, so hinugot ko na yung magneto. Tapos next, ito naman yung stopper ng ano, ng starter gear sa ilalim. Ayan. So 8mm yung nakakabit na bolt dito. Tapos yung sear clip. So kailangan meron kang pangkalas ng sear clip na kagaya nitong ginagamit ko mga idol. Mura lang yan, maraming nabibili yan sa mga ano, tindahan ng tools. Iba't ibang klase yung mga idol, merong diretso, merong baloktot na ganyan. Yung pangkalas ng sear clip. So ito yung sear clip natin. Hugutin na natin yung starter gear kasama yung starter chain. Sabay dapat yan mga idol, huhugutin. Hindi mo mahuhugot yun ng isa lang. Next, ito namang tornilyo ng backplate natin. Dalawang piraso yan. So dapat mataba yung tornilyo or yung screwdriver na gagamitin. So ang ginamit ko is screw bit na 8mm. Tsaka itong T-wrench na 8mm din. Next, yung ilalim naman, kalasin natin. Ayan, konting pwersa lang mga idol kasi matigas talaga yung pagkakakabit ng tornilyo dito. Minsan, sisira pa yung tornilyo niyan. Bumibili pa ng bago yung iba. Tapos, ito, para makalas, iipitin ko lang ng vice grip. Ayan, dapat dito sa side na yan para hindi mabasag to. Kasi pag nabasag yan, hindi mo na may kakabit yung ano, chain guide ng starter chain. Next, pupukpukin ko lang ng martilyo to para umangat. Ayan. Pukpukpukpuk lang mga idol, aangatin yan. Umangat na mga idol, so ililipat ko naman dito sa kabila. So ito, nababasag din to mga idol, kaya ingat lang. Tapos, susungkitin ko lang ng screwdriver, pero bago yan, kakalasin ko muna itong chain guide. Kasi baka mabasag. Ayan, susungkitin ko lang ito mga idol. Tapos, pupukpukin ko lang. So, huwag masyado malakas ang pukpok kung ganito ang gagawin mo mga idol. Kasi baka mabasag yung crankcase. Mahinang pukpok lang unti-unti. Ayan, umangat na mga idol kung mapapansin nyo sa video. Umangat na yung sa gilid ng backplate. So next ang gagawin ko is pupukpukin ko ulit tong vice grip, sabay hihilahin ko para kumalas na siya. Pukpok sabay hila yan. Yun. So sobrang itim. Puro latak na lang is mga idol. So mamaya lilinisin ko to. Ito yung o-ring nyo. Tinambakan na ng silicone. Tapos merong, ayan. So may kasama siyang teflon. So nilagay na rin ng teflon pampasikip ng o-ring. Hindi nila pinilitan ng bago eh. Next, ito naman yung roller. So ito yung roller gauge tsaka yung sa loob nito. May roller gauge dyan sa loob. So ang gamit ko naman ngayon is Allen. Number 5 yung Allen nato mga idol. So luwag lang tapos bago mo hugutin mga idol. So wag mong huhugutin agad diyan. Pisilin mo muna itong ano roller kasi meron yang washer sa likod baka mahulog sa loob. Pag nahulog sa loob diyan mga idol, mawawala na yan. Papasok na yan sa loob ng makina.
Yun. So kagaya nito mga idol yan, tumalsik. Buti sa gilid lang, hindi dumiretso sa ilalim. Kasi pag sa ilalim mga idol, didiretso na yan sa langis. So yun, hindi mo na makikita yan. Kailangan ng biyakin ng makina para makuha mo yan. So antayin mo na lang mabiyak ang makina para makuha mo yan. Kaya ingat lang. So okay pa to mga idol. Yung guide na siya gitna, buo pa. So makapal pa. Hindi mo napapalitan to. So next, ito namang guide dito. Kalasin lang natin tong 10mm na tornilyo na to. So ito yung naghahawak dun sa roller sa loob. Tapos, next yan. Pwede na nating hilahin yung ating timing chain. Sasama na yung rollers. Yun. So itong roller na to mga idol, kung mapapansin mo, pud-pud na. So wala na yung guide niya sa gitna. So ito, papalitan na mga idol. So ito na yung ipapalit nating timing chain mga idol. 25H-90L. So yan ang size niya. Tapos ito naman yung roller. So yan yung code niya mga idol. Yan ang bibili niyo. Okay, so kabit na natin to. Sabi na natin kakabit yung roller at saka yung timing chain. So ipasok mo na dun sa sigunyal. Tapos ipasok mo na yung roller. Tulak lang ng dariri mga idol. Yan, so hanggang pumasok sa loob ng block. Tapos tutok mo lang yung butas ng block dun sa butas ng roller. Pag magkapantay na yan mga idol, pasok mo na yung tornilyo. So para magpantay, so ginamitan ko ng screwdriver na flat para maikalang sa ilalim, para umangat yung rollers. Pag pumasok na, higpitan na natin. Saktong higpit lang mga idol. Para lumabas yung timing chain natin mga idol, hilahin natin ng alambre. So kuha ka lang ng alambre, tapos baluktutin mo lang yung dulo. Pag nabaluktot mo na, ipasok mo dito sa may pinapasukan ng cam gear natin para mahila mo yung timing chain. Yan. Yan yung gagamitin mong hook para sa timing chain. Alright. So tapos pag nahila mo na mga idol, pasok mo na dun sa gear ng timing chain dito sa sigunyal. Tapos kalasin natin yung alambre. Kaya pa makalas. Alright. Yan. So, iunat ulit natin. Alright. So, next. Selpak na ulit natin to. Yung ating roller. So, para may selpak na maayos mga idol. So, ito yung ginawa ko. Kinawa ko yung Allen key. Yan. Tapos, isinukso ko dito yung roller at saka yung washer. Para hindi mahulog yung washer sa loob ng makina. So, dahan-dahan lang kasi baka mahulog. Kakapain lang natin yung mga idol para pumasok yung ating Allen key dun sa tornilyohan. So kapag pumasok na sa tornilyohan, ang gagawin natin mga idol, iipitin lang natin ng dalawang daliri yung ating roller para maipit yung washer mga idol. Yan. So kapag naipit mo na ang daliri, ugutin mo na yung Allen, pasok na yung tornilyo. Tapos higpitan na natin. Alright. Next. Ito na mga idol. Lilinisin ko muna to. Yun. Alright, so ang bilis, di ba? Malinis na agad. Next. Ito naman, lilinisin naman yung stator. So hindi ko nakakalusin to mga idol, yung stator. Pwede naman basain ng gasolina to. Isprayan ko lang ng gasolina to sa loob. Para malinis, matanggal yung mga langis-langis. Tapos, yun, bubugahan ko ng hangin para matuyo yung mga langis at saka yung gas sa loob. Kung wala ka naman na tawag dito na hangin, pwede mong kalasin yun mga idol. Alright, so ito, kabit na natin yung mga oil seal at o-ring. Hanahin muna natin tong o-ring ng backplate para sa magneto. Yan, so nilagyan ko rin yan mga idol ng konting teflon para sumikip at lalong masealed yung langis para wala talagang tagas. Yan yung pinagbabawal na teknik mga idol. Alright. Para hindi na tayo gagamit ng silicone mga idol. Alright. Tapos ito, dalawang o-ring na maliit. May o-ring kasi yung mga idol sa likod ng tornilyo or sa likod ng backplate para dun sa tornilyo. Kasi yung iba minsan tumatagas yung sa tornilyo. Dun lumalabas yung langis. Akala mo may sira na yung oil seal pero wala pala. Sa o-ring pala na to, sa tornilyo, dun tumatagas yung langis. Kaya napaka-importante ng dalawang o-ring na to mga idol.
Ayan. So, nilagyan ko lang ng langis para dumikit. Kasi pag ikakabit na natin yung backplate, baka mahulog. Pupukpukin kasi natin ito, mga idol, mamaya. Next, ito naman. Oil seal ng backplate. Sungkitin lang natin ng flat screw. Matatanggal na yan. Tanggalin muna natin yung mga langis na may itim. Ayan, yung mga latak-latak. Para malinis naman. Matuwa naman ang nagpapagawa sa atin. Alright. Tulak lang ng daliri, mga idol. Pag sumagad na, hindi mo na maitulak, okay na yan. Tapos, lagyan natin ng konting langis para pagkabit natin ng starter gear, mas madaling dumulas papasok. Yan. Alright. Kabit na natin. Yan. Pagkakabit natin, mga idol, so, tatapat lang natin yung butas. Check muna yung o-ring, baka nahulog. Yan. Tapat lang natin yung butas doon sa iskruhan. Pag nakatapat na, pupukpukin na natin para pumasok sa loob. So, huwag natin pupukpukin ng bakal ito, mga idol, baka mabasag. Screwdriver lang na mabigat-bigat o kaya yung mas mabigat pa. So, pinalitan ko yung screwdriver ko kasi magaan. Ito na ginamit kong ratchet. Tapos, pukpukpukin lang natin paikot para lumapat. Alright. So, kapag lapat na, kabit na natin yung tornilyo. Yan. So, yun lang ulit ang gagamitin natin, mga idol. Screw bit at saka yung T-wrench. Hindi ko muna hinigpitan yung ibabaw kasi baka sala yung butas sa ilalim. Yan. So, mahigpit na. Next naman natin ito. Yan. So, papalitan natin ng oil seal. Tignan mo, madumi. Sobrang langis kasi gawa ng tagas. Medyo mahina pa naman ang tagas nito, mga idol. Yun. Sungkitan ulit ng screwdriver. Ito ang naging problema. Yung bago, mas malaki. Alright, so malayo kasi yung bilihan. Ito wala akong stock. Hindi mo na namin papalitan kasi konti pa rin naman ng tagas ito. Ibabalik na lang namin. Alright. Yan. So lapat na ulit. Kabit na natin tong starter gear at starter chain. Dapat sabay kasi hindi mo maipapasok. Pero bago yan, ito muna, mga idol, yung chain guide. Kapag hindi mo maipasok yung mga idol, iikutin mo lang, papasok yan. Yan, sabay dapat yan ipapasok kasi hindi mo maipapasok ng isa yan. Hindi mo maikakabit yung starter chain kasi walang lock yung chain na yan, mga idol. Buo yan. Sear clip, naikabit na natin. Next, ito namang stopper. Punas muna dahil malangis. Yan. Next natin ibabalik yung magneto. Yan. So ikot-ikutin mo lang hanggang sumakto yung kunya para pumasok yung magneto. Yan. So okay na. Next yung washer, tapos yung 14mm na nut. Next higpitan na natin. 14mm na socket, tapos impact. Tigilan natin ng kamay yung magneto para hindi umikot. Kasi pag umikot yan, mga idol, babalik yung timing chain. Yun. Dahil napakwento, mga idol, nakalimutan ko, nagbibideo pala ako. Alright. Hindi ko na naipakita sa video kung paano natin ipapasok yung cam gear at paano isiset yung timing. So may video naman ako yan, mga idol. Lalagay ko na lang sa description yung link. Alright. Yun. Next natin kakabit, mga idol. Eto. Yung tension rod. Una muna yung tension rod. Pasok. Tapos, next yung spring. Hindi ko natatanggal yun yung pagkakadoble ng spring kasi mas maganda yan. Mas matigas yung tension niya. So, mas lumalaban siya dun sa tension ng ating timing chain. Tapos, yan. Yung bolt na may washer. Ang washer niya, mga idol, pwedeng copper, pwedeng aluminum. Ang nakakabit dito, aluminum washer. Higpitan na natin, mga idol. Ang paghigpit nito, huwag pwersa, mga idol, kasi baka malost thread. So, puk-puk-puk-puk lang. Yan, mararamdaman mo naman. Kapag tumigas na at kapag tumigil na yung ating ratchet, okay na yan. Huwag mo nang masyadong brasuhin. Alright. Next, ito naman. Cam gear cover. Nasa kabila yung bolt niyan, yung tornilyo, nasa tabi ng spark plug, 10mm yan. Alright.
Okay, so next, duo cup. Tapos, yung cambio. Alright, so testing na tayo mga idol. Check na natin kung wala na yung parang hole na nagbubulong-bulungan sa loob at kumalagit eh. Alright, yun. Nakalimutan ko palang higpitan to kanina. Alright, so 10mm lang yan, ati. Ang gagamitin ko. Saktong higpit lang, huwag kang ingiwi, huwag mong babarasuhin. Dahil baka malost. Alright. So wala na yung ingay. Alright. Ito si Idol Eman. Tropa natin na satisfied customer. Alright. So yun lang mga idol. So kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick na rin yung subscribe button dyan sa baba. At saka yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video ang i-upload ko mga idol. Alright. Thank you for watching mga idol. As always, ride safe, stay safe, stay faithful. God bless mga idol. Peace out.